Dahil sa COVID-19 surge, nagpasya ang mga paaralan na suspindihin ang in-person at maging ang online na klase. Para malaman ang higit pang detalye, panoorin ang video. Dose-dose ng mga paaralan at universidad sa Metro Manila at iba pang mga lugar na nasa ilalim na ngayon ng Alert Level 3 ang sinuspinde ang kanilang harapan at online na klase, kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Nagpasya ang mga paaralan na magpahinga sa kanilang mga kalendaryong pang-akademiko, matapos magkasakit na makailan ang ilan sa kanilang mga mag-aaral, guro at iba pang manggagawa. Sinuspinde ng De La Salle University ang parehong trabaho kabilang ang work from home setup at mga klase sa lahat ng antas, online at in-person, sa lahat ng campus nito mula January 10 hanggang January 15. Health Break, ang isang survey sa kalusugan na isinagawa sa mga miyembro ng komunidad ng DLSU, ay nagsiwalat na malapit sa 60% ng ating mga miyembro ng komunidad ay kasalukuyang may sakit, sabi ng Pangulo ng DLSU na si Bernard Oca sa isang pahayag. Sa Ateneo de Manila University, ang mga grade school pupils ay magkakaroon ng health break mula January 10 hanggang January 11. Walang klase, ngunit ang mga opisina ay mananatiling bukas. Walang online class ang gaganapin para sa mga mag-aaral sa grade school at high school ng Ateneo mula January 12 hanggang January 14. Ngunit ang mga guro ay magpo-post ng mga online na materyales sa pag-aaral at mga aktibidad na kailangan gawin ng mga mag-aaral sa panahong iyon. Ang iba pang mga paaralan na nagpapatupad ng health break ay ang mga sumusunod. Ang Kolehiyo ng Nursing at Kolehiyo ng Medisina ng PLM ay sinuspinde hanggang sa mapansin pa ang kanilang limitadong harapang klase. Ngunit ang kanilang mga online na klase ay magpapatuloy. Sinabi ng FEU na ang lahat ng mga klase nito ay magiging online mula January 17 hanggang February 12. Ang Metro Manila at mga karatig na lalawigan ng Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna ay isinailalim sa Alert Level 3 sa 5-tier alert level system ng community quarantine hanggang January 15. Nasa ilalim din ng Alert Level 3 ang mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Cagayan, Pampanga at Zambales at mga lungsod ng Baguio, Dagupan, Santiago, Angeles, Olongapo, Lucena, Naga, Iloilo at Lapu-Lapu. Sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, ipinagbabawal ang face-to-face classes sa kinder, elementary at high school, habang limited ang in-person na klase para sa mga kolehiyo at technical vocational schools. Nauna nang sinabi ng Department of Education na magpapatuloy ang pilot na pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 1 at 2, hanggat sa sinusuportahan ng mga lokal na pamahalaan at stakeholder ang programa. Nauna nang sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na ipagpapaliban ng ahensya ang mga plano nitong palawakin ang mga in-person classes, particular sa Metro Manila, kung saan mas maraming paaralan ang lalahok. Hiniling ng Department of Health sa DepEd na hintayin ang assessment nito sa January 15 kung kailan magpapasya ang gobyerno sa susunod na alert level para sa iba't ibang lugar sa bansa. At yan po ang ating balita ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang aming content, pasuyo naman pakilike ng video at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aming mga posts.